Hello everyone, hi guys. Ngayon guys, sa ngayon guys, sa sitwasyon namin guys, bawal kaming lumabas sa pagkangayon. At saka kasi medyo delikado guys. At saka kailangan namin mag-iingat guys, kasi pag lagi tayong lumalabas guys, hindi natin alam yung mga nakakasalubong natin sa labas. Hindi natin alam guys, hindi natin sila kalala, at saka sila din guys, hindi rin nila alam. Sometimes yung iba, hindi din nila alam. Kaya kailangan natin mag-iingat guys. Kasi guys, itong tandaan natin guys, walang buhay na binibintas sa palengke guys. Kung mayroong mang binibintas sa palengke guys, atay laman loob at saka dugo lang guys, hindi kumpleto sa palengke guys. Walang binibinta ng buhay. Kung sa Bisaya guys, walay paligya na kinabuhi sa palengke. Diba? Wala, hindi natin yung mabili guys. Kung pwede lang guys, kung may buhay lang kahit aso pusa guys, bibilhin na lang natin para idugtong guys. So kailangan natin mag-ingat, huwag tayong padalos-dalos. Kung hindi man importante, huwag nang lumabas guys. At saka kailangan natin guys kumain ng mga healthy food. At saka pwede lang guys magluto lang tayo sa bahay, huwag masyadong kumain sa labas, kasi sa labas hindi natin alam. At saka maraming taong nakasalubong natin sa lahat, mas lalo na yung mga marami rin mga taong pupunta, hindi natin alam, kailangan natin mag-ingat. Wala namang ngayon guys, kailangan order lang guys, pero nagluluto talaga kami sa loob ng bahay sa ngayon guys. Oh, kasi nag-iingat kami guys. At saka guys, sumunod tayo sa government guys, kung sasabihin nila para din yun sa lahat. Kung sumusunod kasi tayo guys, mas madaling malutas yung mga problema. At saka keep healthy talaga guys. At saka mag-exercise tayo. Mag-exercise kasi para malabanan natin, para hindi mahina yung katawan natin, malabanan natin ang kung ano mang mga sakit na kailangan natin healthy yung katawan natin para malabanan natin lahat. At saka guys, this is one thing, kailangan natin mag-pray every day. Yun lang talaga ang panglaban natin guys, kahit anong mangyari guys, si God lang ang nakakaalam sa lahat. Huwag tayong matigas ang ulo guys, kasi para lang para yun sa kalusugan natin guys. At saka hindi natin alam guys, mula bata hanggang matanda, kailangan lahat ay mag-iingat guys. Para sa kapakanan ng lahat guys, mag-iingat tayo. At saka guys, hindi tayo lumalabas guys kung hindi man lang importante guys. Totoo yan. Kailangan natin mag-iingat lagi guys, and keep on praying guys. Yun ang ginagawa namin. Kahit ang mga school dito guys, sarado sila, online class sila sa ngayon. Nakaano na mag 1 month na extension dito guys, magwa 1 month, after 2 weeks another 2 weeks guys, para sa kaligtasan ng lahat guys. Kaya kailangan natin mag-ingat, huwag padalos-dalos guys, kasi makapag-intay. Kung gusto natin malutas kagad ang problema, di sumunod tayo para sa lahat, para malutas kagad ang problema. Huwag tayong matigas ang ulo guys. Okay, keep on praying guys, always trust in God, kasi siya lang ang may alam sa atin kahit anong gawin natin. Kung gusto na niya kunin yung hinihiram nating buhay, wala tayong magagawa doon guys, kaya magdadasal tayo guys sa kanya, kasi siya lang ang sandata ng ating buhay, wala nang iba guys. Kaya kailangan natin mag-ingat talaga tayo guys, huwag basta-bastang lumabas guys.
Oo, yun lang talaga guys. Kailangan natin mag-ingat. Keep safe and stay healthy. God bless everyone.